Ano nangyari? Ate Sir, ano? Ano nangyari sa'yo na? May ka lang na? Ha? Nang mali kong tanong. Nang? Naku, Princess. Chinitido mo sa naman yung kinukwento mo. Look ko, tumatayo yung body hairs ko. Alam mo, ano kaya dapat ipabless nyo yung house nyo? Kasi feeling ko binabahay na yun ng mga aliens. Like kapre, duwende. Diyos ko, nakakatakot naman. Ano-ano naman ang sinasabi mo eh. Pagod lang si Gonzales. Sobra kasi kung magtrabaho eh. Tsaka siguro dapat, bago ka matulog tsaka pagkagising mo, magdadasal ka. Tsaka may hirap ay masyado matalino. Malikot masyado yung isip. Matinding! Gonzales, kumusta na ang kasong hawak nyo? Hindi naman ako galit sa inyo, Katindig, Gonzales. Alam kong best effort ang ginawa ninyo para mahuli yung suspect sa pagpatay sa babae sa hotel. I just hate the idea na matatakasan tayo ng isang foreigner matapos niyang pumatay sa karumal-dumal na paraan. Chief, paano kayo nakakasiguro na talaga nakaalis na yung suspect natin ng bansa? Mahirap magsinungaling ang record ng immigration, Gonzales. Noong pang makalawa, nakaalis si Vandolt Wittgenstein. Hayop na yan. Kawawa naman si Nena. Hello, Joe Ignacio. Ay, tita. Oh, Marina. Have a seat. Bakit? Thank you. Kailangan ko ang tulong ninyo. Aldrin, follow mo kay Milos yung hiningi ko sa kanya, ha? Sige, tita. Ano yun? Joe Ignacio, I'm so confused. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Si Abdo nagaling doon sa ospital na kung saan ako pinanganak, pero wala silang mahanap na record ko. I don't even know kung si Yaya Lurie nga ang totoo kong ina. Yeah. Please. If you care about me, kung may malasakit ka sa akin, please sabihin mo sa akin kung anong itong lihim sa akin pagkatao. Sino ba talaga ako, Joe Ignacio? Who am I? Alam mo, hindi dapat sa akin manggaling ito eh. Pero sa palagay ko, hinihingi ng pagkakataon. Tama ako sa iniisip mo, Marina. Hindi ka nga tunay na anak ng itinuturing mong papa at mama. Pinaguhugulat siya eh. You stop you, okay? Hindi ka lang suplado, masungit pa. How I wish upon the start kumanda kang binata. Che? Ang ibig niyong sabihin, Joe Ignacio, all this time, alam niyong ampon ako ni Papa? Pinapangako ko ni Federico na walang ibang makakaalam. Lalong-lalo na ikaw. Mabaliw-baliw ako sa pagtatanong kung bakit walang amor sa akin ng Papa. And you chose to keep quiet about it? Lalo lamang masasaktan ang kalooban mo pag sinabi ko sa iyo ang totoo, Marina. Joe Ignacio, mas masakit dahil ngayon ko lang nalaman. Mas masakit dahil pinabayaan ninyong mas lalong lumalim, mas lalong dumami ang sugat sa puso at utak ko. Para akong gagang naghahabol ng pagmamahal kay Papa,
Dahil akala ko, karapatan ko yon bilang anak niya. Yung pala, oh, anak lang pala ako ng isang muchacha. Hindi muchacha ang magulang mo, Marina. Tiyo Ignacio, anong itatawag niyo kay Yaya Loring? Senyorita? Loring? Wala siyang kinalaman sa'yo. You mean, hindi si Yaya Loring ang mother ko? Kung hindi, sino, Tiyo Ignacio? Sino ang totoo kong magulang? Salamat at dumating ka. Kanina pa kita hinahantay. Hindi ko kasi kayo nagpunta sa opisina namin eh. Kaya nagbaka sakali lang ako na baka ito nga yung address dun sa likod ng litrato biligyan niyo sa akin. Nawala ako kasi. Tuloy ka. Marina, huwag mo nang alamin kung sino mga magulang mo. Kailangan ko malaman, Tiyo Ignacio. Gusto kong alamin kung saan ako lupalop ng galing. Bakit pa? Nang ipinamigay ka nila sa papa mo, nangangahulugan lamang na hindi sila interesado sa'yo. Kung meron man nagmahal sa'yo, yan ay si Dolores lamang. Ang mama, oo. Ang papa, hindi. Tiyo Ignacio, matagal nang patay ang mama. At wala naman akong maaasahan kay Papa. Kailangan kong malaman, Tiyo Ignacio. Sino ba talaga ang magulang ko? Sino sila? Marina, sapat na alam mong hindi si Federico at si Dolores. At lalo hindi si Loring. Iwanan na lamang natin ang usapan natin ito sa ganyan. Ito ang kwarto ni Lira. Maiwan muna kita. Sige. Thank you.
sa parking ako ng pisina, nakatulog ako sa kotse. Nakaitlip ako. Pauwi na. Pasensya na. Huwag na kayo mag-alala. Pauwi na po ako. Okay, bye-bye. Ayon ho dun sa witness natin, sir, on or about 11 PM, pinikap po yung biktima ni Wittgenstein. Pero wala pa hong 3 minuto, sinoli na kagad. Mukhang hindi ho sila natuloy ng foreigner. Pero mga alas 12 ho ng gabi naman, pinikap na ho yung ating witness. Kaya naiwan ho mag-isa yung biktima doon sa pwesto nila. Posible ho, sir, na meron ulit pumikap dito. At posible rin ho na yung pumikap, yun ho ang hinahanap natin suspect. May problema ba, Gonzales? Chief. Wala ho. Na-distract lang ako sa music eh. Pasensya na. Music? May music ba? Oo. Ano, bakit hindi ko wala ka bang naririnig? Wala ba kayo naririnig, Chief? Alakas-lakas nga. Akala ko nga nandito lang sa tabi ng opisina ninyo yun eh. Wala rin ako naririnig, Gonzales. Hello, Bo? Boss, confirm. Hindi yung sinasabi mong foreigner ang huling nakasama ni Nena bago siya namatay. Sigurado ka? Oo, boss. Nakausap ko mismo yung witness. Asa ka ngayon? Pupuntahan kita. Ba't nandito kayo? Gabing-gabi na ho. Bakit nandito kayo sa lugar na to ng office namin? Nataon lang kasi malapit ako dito eh. Kaya naisip kong i-follow up yung inihi kong tulong sa'yo. Tinanong kita sa guard. Sabi niya, andito ka. Natuloy niya ako. Kumusta na yung hinihingi kong tulong? Nay, Ilang taon na ho bang nawawala ang inyong anak? Kasi alam niyo ho, hindi ho kasi madali yung investigasyon gagawin ko. Kailangan ko humalaman kung saan ako magsisimula. Kung kinakailangan mong tulong ko, puntahan mo lang ako sa bahay. May naitago ho ba kayong mga gamit na anak niyo? Libro, diary? O kaya, kahit na anong gamit, damit, sulat, makakatulong sa akin yung sa investigasyon gagawin ko. Oo. Pero... Hello?
Balik ka, Tony. Tuloy ka. Ito ang kwarto ni Lira. Bakit ka, Tony? Wala ho. Maiwan muna kita. Upo na kita ng mainom.